Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause. But I will meditate in thy precepts. Sabay-sabay, dalawang verse, ready, go. Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies, let my heart be sound in thy statutes, that I may not be ashamed. Let's pray, Panginoon, salam sa maraming blessing, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, especially kami po ay tuloy-tuloy. Malay na ako pag-aaral, Panginoon, salita, Panginoon, na apply to Lord at sa mga activities, Panginoon, mga ministries, especially sa soul winning, sa extension namin sa alaala, at sa pag-aakay, Panginoon, basically, sa dito, Lord, pag-aaral, discipleship, I pray. Bawat isa, Panginoon, ay handa niyo lagi, especially this morning, again, napag-importante, napagandang mga verses, magbubulay-bulay namin, pag-aaralan, kung paano ito, Lord, makaka-contribute, Panginoon, sa aming buhay, especially sa pag-maraib, mahalin namin at i-apply ang inyong mga salita. Kaya pong mag-pala, Panginoon, ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Maka po na po. Okay, so hindi ko natapos po kayong aking ginagawa kasi. So, yun ang maganda dito. Matuloy natin to. Ating series. So, mamaya rin, makapag-job tayo. Okay? So, magandang umaga po rin sa lahat. Talay natin ito. So again, ang Psalms 119 ay ang pinaka-tema po nito, salita ng Diyos. Tayo mga Baptist, nakausap ko rin yung kahapon, no? Ewan ko, nakausap na ni Daddy tayo, nagbebenta ng tubig doon. Ewan ko, yun ba yun? Alex, yun ba yun? So naramdaman ko na hard case na ewan. Piloso po rin. Pero alam nyo na, naman tayo, pinasubukan natin, ano. Kaso nga, ang problema, parang ang dami yung pinanggalingan, kinasoryano, ganyan-ganyan. So, mahilig sa ano din. Ang debate, ganyan. Kahit alam niya, ramdam niya na hindi niya alam yung sinasabi niya, tuloy pa rin. So, kaya yun yung iwasan natin. Amen? May iba sa inyo, medyo lumalago na, medyo. So, pero ang ano nyo dapat, attitude nyo towards the Word of God, ay makababa kayo. Amen? Hindi ibig sabihin may nalaman na kayong konti, perfect nyo yung Bible quiz, kasi naman, multiple choice. Huwag naman kayo mag-ano. O kaya, titingnan mo na yung iba, na parang, ano, napaagaling mo na. Diyan ay sira ang marami. Amen? Tapos, titingnan mo yung sarili mo, titingnan mo yung iba, nag-ibang na yun. Kaya naalala ko yung kahapon kasi nga, ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Ay, sandali, pag sinabi mong ganyan, hindi ako nagsabi ng salita ng Diyos. Nandun kasi kami sa salvation by grace as usual, di ba? Tsaka yung regalo. Kasi hindi, kailangan gumawa ka. Kailangan namang ligtas ka nga, tapos gumawa ka ng kasalanan. Parang ganun. Kumbaga, ang nadidetect ko sa kanya, parang ang tagal niyang na alipin niya sa maling aral. So, therefore, niyakap niya na yun. So, ang hirap. Bukod sa, maano rin siya. Talon-talon eh. Yung bandong kapon, sa buti na lang, naramdaman ko na talaga nga lang. Iniwanan ko na. So, tayo, ngayon, paano tayo yung tipong matututo talaga tayo salita ng Diyos? Ito kaya nga, iniisa-isa natin dito. So, sinong hindi pa nakamintis nito? Nag-umpisa tayo dito ng anniversary, di ba? Tagal na rin. So, ito yung ating filler pag di ako nakapaghanda. Eh, 100, ano to? 76? Tagal-tagal to. Nasa 65 pa tayo. But so far, blessing naman. Nakita ko eh. So, ngayon, tuloy na natin. Sabi dyan, Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according to thy word. So, paulit-ulit to, pero hindi paulit-ulit to. May mga bawat verse nito, may sinasabi siya na area na dapat natin pwedeng aralin. Amen? Kung alam mo na salita ng Diyos, ano, okay, according to the Word of God. Kaya sabi dito, Thou hast dealt well with thy servant. So, ganito yan. Sa trabaho po, isa sa mga kinakasira din ng mga, ano, isa minsan ayaw nang sumunod sa boss nila. Okay? So, obviously, may mga bagay na hindi ka susundin. Kung unbeliever yan, pinapainom ka. Kung kailangan uminom. Pero may mga bagay, kailangan
sundin mo, no? Ngayon, kaya naman yung ibang ano din, magaling kasi, at maayos yung unit nila kasi magaling nga yung manager. Ibig sabihin, kaya titingnan mo, kaya yung mga, kahit mga company sa amin, may rule na ganun. Bawal na bawal mong babastasin kahit yung mababang ano, staff, kunwari ganyan. Bawal yun. Eh, kaso, buisit na ako eh. Bawal. Okay, bakit? Kasi, may karanasan kami dating ganun, talagang, hindi, medyo maloko rin kasi yung empleyado. Ginawa niya, lahat ng tabaho niya, binura niya eh. Sobrang buisit ba? Tapos meron din niya na, kung alam niyo yung ano, merong sa airline industry, ganun din, nabuisit din yung empleyado. Anong nangyari, dinamay niya yung, may sinira siya dun sa sistema nila. So kaya alam natin yung dapat na maayos ang dealing natin sa bawat isa, hindi lang sa trabaho, especially sa trabaho, and then sa pamilya. Natindihan niyo ba yun? At lalo na pag ikaw yung manager, boss, ano man yan, kahit mayamang ka na, tratuhin mo nang maayos yung mga empleyado, paano? Kahit yung anak mo. Okay, again, hindi ibig sabihin hindi papaluin na. Kasi tratuhin mo nang maayos. Bakit? Magiging maayos din yung unit nyo, yung company nyo. At ano, kasi, mag maayos yung trato mo sa kanya, natabaw siya nang maayos. Amen? So kaya kinukumpara natin ngayon dito, ang sinasabi dito, ang Diyos naman daw ay servant nga tayo ng Diyos. Pero ang sabi dito, tinuring tayo or pag dinilig, sabihin ang dealing sa atin ng Diyos, maayos. Diba? Kaya yan, mga kulto, napag-usapan natin yung kulto, diba? Ganyan po yung mga kulto eh. Alala ko na naman si Apo, Kibuloy nga, diba? Binabastos niya yung mga member niya. Eh, nagpabastos naman yung iba kasi kawawa din. Pero nung bandang huli, yun, sira-sira sila. At kaya lang napanatili sila kasi sa mga kademonyo na din ginagawa nila. Takutan, ganyan-ganyan. So yung mga maayos, kung gusto nyo maging maayos, gayahin din natin yung dealing ng Diyos sa atin. Okay, again, di mo malalaman niya kung di kaligtas, kung di ka nagpapatuloy sa Diyos. Iba sabihin, ang hirap naman, katulad niyan, baptist, edi 3 times a week, in-expect, andiyan ka. Napakahirap naman nun. Pero hindi naman kayo pinipilit, di ba? Nakatakim ba kayo? So, yun, dinideal ko kayo kahit kayo, dinideal kayo ng maayos. So, ngayon, kayo magkakapatid kayo, magtatuhan din kayo ng maayos sana. I-reflect nyo kung ano yung paano kayo tinatrato dito. Kasi baka sabihin, yung ako na dyan sa Discerning Word Baptist Church kasi may yung isang kilala ko dyan, yung isang andiyan, masungit eh, maldita eh. Dinamay mo yung buong church dahil lang sa isang tao minsan. So, i-reflect nyo, kung hindi ko naman kayo ginaganon, huwag na kayo ganun sa iba. Amen? So, ganun yun. I-reflect natin kung anong ginagawa ng Diyos. Sino bang inagrabyado ng Diyos sa Bible? May kilala ba kayo? Eh, pinatay ang Diyos eh. Sobra na kasi yun. Amen? Amen? Kaya kung tatambo sa Diyos, righteous siya. Lagay nyo na dun. Yan, katulad yan. Minsan, napagalitan ko kayo. Oh. Tatambo ba kayo? Pag napagalitan kayo, may mali kayo, doon kayo matututo, huwag kayong matampuhin. Ang dami malisira dyan. Lalo pag lalaki kayo, ha? Okay? Lalo na. Anyway, so ganyan ang trato ng Panginoon sa kanyang servant. Ang ganda, di ba? So, pwede nyo mong expect na maganda yung magpatakbo ng Panginoon. Kaya sabi dyan, according to thy word, ibig sabihin, ano ba yung maganda example dyan? Yung parable ng Panginoon, yung saan yung iba sinwelduhan, alala niyo yung sinwelduhan sila pare-pareho. Tapos yung isa, halos 12 hours nagtabaho, yung iba, alas 12 na nag-start, yung iba, isang oras na lang, alas 5 na. Tapos pare-pareho sila ng sweldo. So ikaw, maaantindihan mo naman, parang unfair naman ang Diyos. Pero sabi doon, hindi ako unfair sa akin yun, gusto gagawin ko yung gusto ko doon. So ganun din tayo. Pag sinabi na salita ng Diyos, doon tayo mag-deal sa Kanya. Hindi yung, eh, yung company namin, ganyan eh. Kaya tanggap yung bakla, ba't sa church nyo? Hindi. Eh di, doon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan nyo rin yun, ha? So again, kaya kayo mag-submit salita ng Diyos tsaka sa church according salita ng Diyos. Pag hindi kayo according salita ng Diyos, katulad ng kausap ko kahapon, litong-lito kayo. Walang isang standard na sinusunod kasi nga, ito yung sinabi ng sanlibutan, ito yung sinabi ng salita ng Diyos, tapos kinukonsider mo pa to kahit conflict na dito.
Pag nag-conflict to, dito agad salita ng Diyos. Okay? Ito pala. Yan lang yun. So, according. So, ito pa. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. So, ganito yan. Anong kahapon na naman. Sino yung nanatili kahapon? Kausap ko yung ano. Di ba? Ito si Bad, ino-observe niya eh. Nakita mo naman kung gano'n tayo agalang, tsaka kung saan tumatalon yung ano, di ba? Ang problema ni tatay, kasi nga, patalon-talon siya. At yung mga na-retain sa kanyang, tinuro sa kanya, pinangahawakan niya kahit na mali. So, nagbalik-balik kami doon sa anak ng demonyo. So, lahat ba tao, anak ng Diyos? Oo, yun ang narinig ko eh. Hindi pinatunayan kung mali. Ah, oo nga pala, hindi pala lahat tao, anak ng Diyos. Hindi patuloy pa rin tayo. Mamaya-maya, papasok na naman yun. Eh, tayo, kasabi nyo, hindi lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao, anak ng Diyos. So, yun ang problema. Naintindihan nyo, mga bata. Pag sinabi ng Diyos, andiyan, malinaw, kahit ano pang iniisip mo, mali ka. At kung mali ka, huwag mo ipilit yung mali. Amen? So, pag pinilit mo yung mali, lalo ka malilito. At hindi ka, ito yung sasabi dito, yung kasabi dyan. Una, for I have believed thy commandments. Unang nangyari, pinaniwalaan niya muna yung salita ng Diyos. Pag hindi ka niniwala sa salita ng Diyos, malabo kang matuto. Kaya yun ang una. Una, maligtas ka muna. And then, sa kakatuturoan, ang sabi dyan, good judgment and knowledge. Pag sinabing good, mabuti. Meron ding knowledge yung sanlibutan, eh, pero nakakalito. Minsan, bangga eh. Alam nyo yun? Katulad ng ano nga. Lahat ba ng tao, anak ng Diyos? Oo, eh si Judas, hindi. Lahat ba ng tao, oo. Ganun yun. Maling, mali. Hindi tatagal, hindi mukhang pagtanggol at tayuan kasi hindi good judgment. Ngayon, pag tinanggap mo ngayon, hindi lahat ng tao, anak ng Diyos, kahit narinig mo for your whole life, mga 20 years mo narinig, lahat ng tao, anak ng Diyos, sabi sa Bible, hindi. Hindi, hintuan mo ng paniwalaan yun, doon ka palang matututo ngayon ng ibang bagay. Pag hindi mo tinanggap yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi ka matututo. Sino dito ang gusto, puro grade 1 ka na lang? Eh, yung school system kasi natin, matuto ka hindi. Grade 2 ka na, next one eh. Eh, hindi ko gusto eh. Anyway, hindi tayo ganun dapat. 67, kayo naman muna. Ready, go. Before? For I was a wicked, I went astray, but now I regret my word. Tagalog, bago ako sabi natin pinalo, pag sinag-afflicted is pinahirapan, dyan nagka-problema, afflicted. Okay? Nung hindi pa raw siya sinasaktan ng Diyos, siya ay ano yung went astray, palaboy, anong gusto kong gawin, yun ang ginagawa ko, di ba? Naalala niyo yun? Pag linggo dati wala kayo dito, anong ginagawa niyo? Kung ano-ano lang, di ba? Pero ngayon ano, but now I have kept thy word. So sinasabi lang ni nung psalmist dito, ano, magkabaliktaran yan. So, kung ikikip mo ang salita ng Diyos, hindi ka mag-went astray. Pag nag-went astray ka, hindi mo mapanatilihin yung salita ng Diyos. Ganun lang yun. Kaya, sana na-appreciate nyo, no, kung kayo ay, sabihin nating, pinalo, pinagalitan, okay, nasabihan. Huwag kayong, ano sabi sa mga bata, huwag pinalo kayo, ano sabihin sa magulang nyo? Oh, ano lang yun, ha? Hindi naman joke, pero in a way, at least magpasalamat ka. Huwag yung galit ka dahil pinalo ka. Kasi kinokorek ka. Kaya yung sabi dito, ulitin ko lang ha, before I was afflicted, I went astray sa Tagalog. Nung ako hindi pa pinapalo, o hindi pa ako pinaparusahan, ako'y pag-alagala, mali-mali yung ginagawa ko. O yung went astray, yung picture niya, parang hindi mo na alam saan pupunta. Walang direksyon ng buhay mo. Pero nung siya ay pinalo ngayon, pinagalitan, sinabihan, maayos na yung lakad niya. At ginagawa niya na yung salita ng Diyos. Amen? Okay, matampuin ha. Yan sabi sa Bible, para umayos tayo, minsan kailangan natin pagalitan, paluin. Ano naman yan. Tuloy. Thou art good and doest good, teach me thy statutes. Ulit-ulit naman, Pastor, mayroong bagong anggulo dito. Una, in-acknowledge natin na ang Panginoon ay mabuti. Very basic yan.
Yung iba kaya hindi nagtiwala kasi ang pinakilala ng Diyos sa kanila, loko-loko. Yung mga Greek, ganyan. Di ba? Kailan lang, sorry na, panood ko yung isang pelikula, libre lang naman. Eh talagang mga loko-loko yung Diyos-Diyosa nila eh. Mga bakla, hindi bakla, kung ano man yan. So kung gano'n ang tinuro sa'yo yung Diyos, anong gagawin mo sa buhay mo? Hindi loko-loko ka rin, yun ang Diyos mo eh. Kaya sinasabi natin sa lagi sa mga tao, at ang totoo naman, ang Diyos ay mabuti. Magtiwala ka dun. Hindi yung tipong duda ka sa Diyos kung mabuti ba siyang judge or may justicia ba siya o fair ba siya. Basta mahirap kami, mamayaman, hindi mabuti ang Diyos. Mali. Amen? Yan, sabi yung pastor kasi kaya kailangan magtiwala, ang Diyos ay mabuti. O sundan ba? Pag hindi ka nagtiwala, wala na. At kaya dahil siya ay mabuti, ang gagawin niya ngayon ay mabuti din. So pag alam mo ang gagawin ng Diyos mabuti, lilibang ka ba sa church? Baka wala lang yan. Baka maglolokohan lang sila. Gagawin niya mabuti, mabuti siya eh. Ang gagawin niya mabuti para sa'yo. Amen? Kaya sabi dito, ang kasunod nun, teach me thy statutes. So ibig sabihin, dahil mabuti siya, mabuti ang gagawin niya, ang ituturo ngayon sa'yo, edi mabuti rin. At ang status niya, yung mga batas, kanyang mga palatuntunan din, ano, mabuti rin. At mapapabuti ka rin. Okay? Ano yan? May kalaban. Yung watch ni tatay. Hinahak ako. So, naitindihan? Jared ba yun? Okay. Wala na ako. So, mabuti ang Diyos. Nakakita na ba yung taong di naniniwala doon? Kaya nga, hindi na naniniwala yung iba eh. Nasabihin lagi nila, ano ba yung mga sinasabi nila? Mga excuses. Patay pa yun, bahala na ang Diyos. Maligtas, di ligtas. Ha? Parang tumaya ko sa loob. Parang sinusugal din. Lagi yung illustration sa ibang tao pag gano'n ang ano nila. Pag gano'n ang kanilang pananaw sa buhay. So sa palagay nyo, bahala na. Ano, maligtas ako. Susugal mo yung ano mo. Nagusugal ka ba? 1,000? Baka sayang naman 1,000 yung buhay mo, sugal mo. Ito na nga, i-share ko sa'yo. At least pakinggan mo lang. Muna. Yan, ganun po yung mga style. Okay? Kanina to ah. Nasaan na tayo? 67. 68 na? 69 tayo ngayon. The proud, makibasa po. Ready, go. The proud of fortune shall I address thee, but I will look in thy precepts with my whole heart. Ayan na naman yung keep my precepts, yung law. Ba't paulit-ulit yan, pastor? Kasi nga, may ibang angulo na naman dito. So sabi dyan, the proud of forge lion to me. Ano yung proud? Mayabang. Ano yung forge? Ano yung forge? Ano yung forge? Ha? Pineke. Ang forge lang po, ginagawa. Kaso tama, ang context dito, pinepeke niya. Gumagawa sila ng kasinungalingan, sabihin, si Kenneth, ganyan yan. Kung ano man. Ano nga, mag-ano na nga lang tayo. So, pinepeke, kasinungaling. So, anong lesson dito? So, una, pag ikaw ay yung sinungaling ka, ano ka? Mayabang yan. Especially pag pepekiin mo yung kanina, sinasabihin yung G12, tsaka si, yung sinungaling ba tayo sa kanila? Eh, na nga, exactly yung pananaw ko sa kanila, unang meet ko pa lang, tapos pinapatunayan nyo pa. Hindi tayo nagsinungaling. Pag sinabi ko si Bob ay, ano, Paul Stachel, tsaka yung mga pastora niya. Di ba? Hindi yung paninira, kasi totoo yun eh. Pero pag kunwari lang, ay sinisiraan ko lang sila, kasi nung alingan yun, mayabang ka. Ibig sabihin, ito yung katotohanan, babaguhin mo, tapos sasabihin, ito yung totoo, mayabang yan. Ha?
Kaya mga magkakasama po yan. Actually, may preaching na, ano ko dyan, yung sa Ten Commandments. Alam niyo yung Ten Commandments, nagkaka-ano-ano yan eh. Nagkaka-relate-relate yan. Kaya ka mayabang, kaya kasi nagnakaw, kasi covetous ka, di ba? Ba't ka nagsinungaling, covetous ka rin. O hindi ka nagpupuri sa Diyos. Kaya, the proud that forged shall lie against me. Anong gagawin ko? Kung may sinungaling dyan, ako ay kanyang talagang titirahin, no? Ayoko na. Gayahin ko kaya yan. Ang galing, ha? Di ba? Kasi tinira niya ako, gayahin ko din. Mag-isinungaling din ako laban sa kanya. Hindi ganun ang ating, ano? Kaya sabi dito, but I will keep thy precepts with my whole heart. Alam ng si David man to, alam niya na wala siyang magagawa at hindi niya dapat gayahin yun. So, ang gagawin niya, baliktad. Salit magsinungaling siya, gawin niya lalo ng tapat at buong puso yung sinasabi ng Diyos. Doon kakakampihan ng Diyos. Nakakita na ba kayo natin yan sa kahit sa isang demandahan yan o kahit sa pag-aaway. Kunwari lang, si itong dalawa nag-aaway. Eh, kunwari, nagsuntukan, kunwari. Hindi magkagalit na. Kunwari lang, ha? Huwag gagawin yun. So, kunwari, hindi pala sinasadya, pero talagang tinamaan. Isang beses lang. Eh, siyempre, alam ni Adam, pag sinabi niyang sinapaka ko ni isang beses lang, wala, hindi papansin ni Pastor yan. Kaya sabi ni Adam, hindi, limang beses po ako tinamaan eh. Tapos ito naman, nagsinungaling si Adam, ha? Parang mapapahiya ako dun, dapat ako din. And then, nung last year nga, ikaw, tinadyakan mo rin ako, limang beses din eh. Nagsinungaling din. Ano mangyayari doon? Lalala. Pareho kayong mawawalang credibility doon sa mga taong magkasabihan nyo. Ano pa? Lalo kayong magkakagalit. Kala nyo yung kasinungalingan, madadagdagan yung case nyo, hindi naman pala. Kaya, pag may nagsinungalingan na kayo, ipanatilihin nyo lang yung sinasabi ng Diyos. Marami sinasabi ng Diyos pag patungkol dyan, di ba? Kung sinuntok ka, binigay mo pa yung kaliwa. Di ba? Sampal lang pala yun. Okay? Pero may iba pang naturo kasi dun eh. Anyway, kung ano yung tinuro ng Diyos, yun ang apply mo na lang. Huwag mo nang patula, huwag mong gayahin yung style nila. Amen? Yun ang maganda sinabi dito. Tuloy tayo, sabi dyan, their heart is as fat as grease. So medyo tuloy ito ha. Yung mga proud daw, mga mayayabang, ay pinagsisinungaling ka na, sabi dyan, their heart is fat as grease. Ano yung grease? Sa panahon natin, pareho pa rin naman yan eh. Parang basta taba yan, no? Eh yung ngayon, ang grease, ginagamit yan sa pampadulas, di ba? Pero yung panahon nila, ang grease dyan is parang grasa nga. Ito yung mga taba po yan. So, ano sabihin ng puso nila? Mataba. Mayayabang po yan. Okay, ganun lang yun. Men, anong gagawin mo kung mataba sila, mayabang sila? May pagbayabang ka ba? Hindi, sabi lang dyan, parang kanina, but I delight in thy law. Lalo mong gustuhin yung batas ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang makakabuti sa'yo. Pag naipagsabayan ka sa mga yan, nga, yung nakwento ko kanina, hindi matatapos yun dun. Okay? Magkukudsabahan pa yan, bandang huli, yung pinalalaan nyo na yung sitwasyon. Okay? Kaya ang gawin mo lang, kung ano yung sinabi ng Diyos, mahalin mo pag sinabing delight. Uy, ang galing naman nun. Sinampal na ako, bibigay ko ba yung kabila? Oo, kasi makikita niya, hindi ka mababaw katulad niya, sinampal ka lang pala eh. Hindi ka naman sinaksak. Diba? Oo, totoo po yun. Yun ang tinuturo dun. Hindi po tinuturo dun sa ng Panginoon na pag talagang papatayin ka na, baya mo nang patayin yung buong pamilya mo, hindi po yun, ha? Yung mga sinampal doon, yung minemes lang yung iyong pride. Kaya yung mga pag ganun, pinapabayaan po natin, hindi natin ginagantihan. Okay? So, yun. So, mahalin mo na lang yung salita ng Diyos. May mga maintindihan ka na hindi lang naintindihan, bandang huli, siyempre, ikaw yung mapababuti. Pag ang Diyos na ang gumanti sa'yo, iginanti ka ng Diyos, I mean. Okay? So, huwag kang makipagpaligsahan na parang walang Diyos na gaganti ka. Igaganti ka. Okay? Next, sakay ulit. Ready, go. It is good for me that I have been afflicted
Ano napansin nyo? So, mas mabuti daw, medyo umulit, di ba? Yung kanina, afflicted, natuto naman siya, di ba? Nasaan na ba yan? 67, sabi dyan, siya ay, nung una, hindi pa siya napalo or na-afflict, hindi siya madiretso. Pero dito naman, sinabi niya na, maganda pala ako ipinalo. Mabuti pala ako nagkasaktan. Mabuti pala ako ba't ganun? May nagpapasalamat ba ng pinalo siya? Ayan, no? Kasi ganun din, kasi natuto siya. May kinig ba, mga bata? Isa sa mga ayaw niyo mangyari sa inyo, hindi kayo natututo. Tigas naman ang ulo nito. Pinalo ko na. Ganun pa rin gagawin. Ngayon, yung mga maliliit na ganyan, kasi may maliit din kami. Di, mara, ginagalaw yung kung ano man yan. Isya na, gusto mo mag-ano ng rep. Pinagutom. Di, pinalo mo na. Gagawin ulit yun. Maliit pa yun eh. Pero pag matalino na yan, kasi lalaki yun, pag pinalo ka na, gagawin mo ba ulit? So kaya gusto natin, matuto tayo ng mas maayos na pag-iisip or sistema sa buhay. Kaya isa pala sa paraan para matuto tayo, okay? Yung mga young people, ano yung mga pinaka ano nyo? Love life naman naisip ko eh, kasi parang ano yan eh. Parang doon yan talaga sa ano, hindi yung basta 1+1 eh. Okay? So pag nagkamali ka na, uulit ka pa ba? So kaya sabi dito, salamat na lang ako'y naparusahan. Nasaktan ako, kunwari. O yung iniisip ko na naman kagabi, kasi may mga, iniisip ko na naman yung mga taong parang ayaw, kahit sharean mo, ayaw. Kasi wala silang problema eh. Pag wala kang problema sa buhay, mayaman ka, tuloy-tuloy ang karir mo, parang di ka lalapit sa Diyos eh. Kaya minsan, panalangin ko dito, magkasakit to ng matindi. Kaya may kilala ko, nagkasakit na, hindi pa man lang nakaalala eh. Ewan ko ba? Pero kahit pa paano, pag nagkasakit ka, nagigising ka eh. Kala ko, ang lakas ko. Sige lang, inom, trabaho, gastos. Nagkasakit ka, patay. Walang tutulong sa'yo kahit magaling na doktor. Gastos ulit yun. O ano. Tapos minsan, yung mga sakit, di nagagamot. Kaya maganda minsan, napapagalitan tayo, napaparusahan tayo. Tapos doon ka matututo, at pag natuto ka na, hindi mo nagagawin yun. Amen? Hindi ka na ulit, katulad ng mga bata, nauntog. Kasi naman, tumatalon doon sa maraming. Sarap eh, tumalon eh. Eh, nauntog. Masakit pala mauntog, gagawin mo pa yun, hindi na. Okay. So, yun lang yun. And then, 72, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. So, nakita na ba yung ginto? Dito lang ginto ko eh. Gusto ko naman patanggal kasi oh. Putol na yung kamay ko eh. Anyway. So, mahalaga po ang ginto. Ang sabi nito dito, salita ng Diyos, mas gusto ko pa yung batas ng bibig ng Diyos. So, Bible lang po yun. Again, ang tema ng Psalms 119 Bible. Kaya dapat laging binabasa yung ating grupo, ha? Salamat naman, nagbabasa. Ngayon kayo, tuloy-tuloy ba kayo? Kaya nag-post. Balance natin, ha? Next time. So, masarap, di ba? Kaya nga, inag-aaralan natin to. Yun ang sinasabi sa Bible. Naniniwala ko pa importante ang Bible, salita ng Diyos. Ito'y better than gold. Thousands of gold. So, kung better yan sa thousands of gold and silver, papabayaan mo ba yan? Hindi binabasa, inaaligabok na yung Bible mo. Simula nung kami nag-ganun, no? Nakailan ako this year, alam niyo kung ilan. Nakatatlo na ako. Dali lang pala nun. Basta paglaban mo. Mas dinamihan ko rin kasi nga, last year, and may programa sa Moraya, challenge kami ni Pastor Padua eh, sabi ko, ilang anong chapter ka? Isa-isa kami, mga pastor. Eh, nung time na yun, 5 lang ang aking, kota ko lang yun. Mahina pala yung 5. Pero pag psalm, syempre, dapat mga 30 plus yun, isang araw. Nag-clean nun eh. Anyway, ganun po, inadab ko po yung at least 10, ganyan. At least 8. Kasi ginagawa ko ngayon para tapos yung thought. Tinatiming ko sa mismong book, kung ilang chapter lang yun. Hindi ko lang bibitinin yung isang chapter. Dahil lang napuno mo na yung quota mo, kung ilan yan. So nakakatatlo na pa ako this year lang. Sinusulat-sulat nyo rin para ma-encourage kayo. Ganun palang bilis.
Kaya ganun po, kung importante sa iyo yan, hindi mo yan magpapawalang bahala. Amen? Basahin mo at least yung kailangan aralin lahat eh. At least basahin mo, bigyan mo ng time. Kasi yan sabi dyan, mahalaga yan. Tuloy! Laminis tayo. Tapusin natin ito hanggang 80. Sabi ito, thy hands have made me and fashioned me, give me understanding that I may learn thy commandments. So puro ganun naman, pastor, eh, pero may bago. Ano sabi niya dyan? Thy hands have made me and fashioned me. Ba't na pinasok yun? Anong kinalaman ng ginawa tayo ng Diyos, sa kanya tayo bibigyan ng pangunawa para maintindihan natin. Sa... Kasi nga, di ba yung lagi natin illustration sa, naalala niyo yung ating, dun sa, ating Sunday school, yung origins, di ba? Importante yung origin. Ibig sabihin, kung alam mo kung saan ka nang galing, marami kang bagay na malalaman about sa'yo, sa sarili mo, di ba? Katulad nung ngayon, nag-aanap tayo ng sakyan, kaya inaalam natin, anong klaseng company ba yung Nissan? Anong klase bang company yung Toyota? So, pag alam mo kung sino yung gumawa, this message is part, hindi na. So, kung alam mo kung para saan ginawa, anong klase silang gumawa, may background ka na agad kung ano yung ginawa nila. So, ganoon naman tayo sa Diyos ngayon, dahil ginawa tayo ng Diyos, sinasabi dyan, yun ang binibigyan ng diin dyan. Yung kamay mong gumawa sa akin, pag fashion, ibig sabihin, talagang, di ba, kung anong paano pag-aagawa sa'yo. Yung ba sa inyo, medyo magaling sa ibang bagay, tapos mahina naman sa ibang bagay. Ang Diyos ang gumawa sa'yo, amen? Ngayon, kung siya gumawa sa'yo, anong gagawin mo? Siya rin yung bibigay sa'yo ng, parang yan, sa, itong sa Toyota nga, ano man yan. Mas maganda, do alam ng iba yan, mas magaling sila kasi sila yung, kung may pera ka naman, pagawa mo sa kanila. Okay? Pero hindi rin perfect illustration yun eh. Kasi yung mga mekaniko minsan, alam nila yan eh. Pero still, huwag talagang magkakaiba yung pagkagawa ng ano. Huwag mo ipagawa kung Toyota yun sa'yo, huwag mong pagawa sa Suzuki. Okay? Ang nakakaalam niyan, yung gumawa. So ngayon, ang Diyos ang gumawa sa atin, kanino ka magtatanong ngayon? Kung gusto mong, ba't kaya ako ganito? Ba't kaya ako emotional? Tanong ko nga kay, ano? Kay Jody Mango. Puro kalokohan yung mga yun eh. Yan, medyo seryoso pa nga yun eh. Sino yung mga loko-loko talaga? Aasarin ka lang. Alimutan ko, basta yung sumunod pa dun. Si, basta, yun na yun. Hindi naman kayo nakikinig ng mga ganyang radyo, no? Nakalimutan ko. Basta, huwag kayong magtatanong sa radio station at gawakwento niyo yung buong buhay niyo. Kay, ano? Yan, yan, ha? Papa Jack. Yan. Papa Jack. Ano naman yan? So, sa Diyos ka magtanong. Amen? Kaya inaaral ang salita ng Diyos, inaalam natin kung anong judgment ng Diyos about the things that we encounter in life. Kasi nga, siya ang gumawa sa atin. Kaya siya magbibigay sa atin pangunawa at malalaman natin ang kanyang inuutos. Pag ginawa mo yung utos niya, siya ang gumawa sa iyo. Malamang, ma-perform mo yung purpose mo sa buhay mo at pag pinaperform mo yung purpose sa buhay mo, ginawa mo, masaya ka. Kasi... pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, hindi ka masaya kasi hindi ka parang yung ginawa eh. Okay, tuloy lang natin. They that fear thee will be glad. Yan. No? Diba? Masaya ka pag may takot ka sa Diyos. Eh di ba, mas masaya ata yung mga walang iya, yung mga walang takot. Gagaling oh, walang takot sa pulis, walang takot sa batas, walang takot sa Diyos. Parang masaya yun ah. Sino gusto mong ganun? Walang takot kay pastor. Walang takot sa... hindi ka masaya. Amen? Pinepeke mo lang yun. As the day that fear thee sa Diyos will be glad when they see me because I have hope in thy word. So, ngayon to, pag, kaya sino nautuwa sa inyo pag kayo nag-soul winning? Hindi na mautuwa sa inyo yung dinakit nandun niyan. Eh. Ano nautuwa niyan? Yung mga may takot din sa Diyos. Amen? Amen. Tulad ko, nautuwa ako pag sumasama kayo. Ay, ito paano? Lalo na pag nag-e-effort kayo. Ino-observe nyo, gusto nyo rin matutong mag-soul winning. Amen? Because I have hope in thy word. So, yung hope again, natakil natin ito last time lang. Hindi lahat ng bagay naiintindihan natin agad-agad. So, may mga bagay na papasadyos natin. Lord, di ko maintindihan niya. Magtiwala ka lang sa kanya. Okay? Tuloy natin, I know, O Lord, that thy judgment are right and that
Thou in faithfulness hath afflicted me. Nakita niyo yung team? Pinalo na naman. So pag pinalo ka, alam ng Diyos yan, tama yan. At siya ay tapat. Ibig sabihin, hindi ka niya papaloy na sobra-sobra. Hindi ka rin niya, pababayaan lang na magloko. So kaya ka pinalo, kailangan niyang gawin yun. Mapapasama ka kasi kung hindi. Yun na yun. Let I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort according to thy word and to thy servant. So, anong bago dyan? So, yung merciful kindness. So, again, andun yung idea na pinapalo eh. Pero andun din yung idea na maawain siya, hindi naman yung tipong lumpo ka na. No? So, minsan pag talagang matindi yung palo, kasi matindi yung kalokohan mo. Okay? Sa halip naman na mas lalo ka pa mapahamak, minsan lulumpuhin ka rin para matuto ka. Okay, so according to thy word na naman. So again, paulit to you according to thy word kasi nga, ang gusto ng Diyos, kung matalino ka kasi, makikita mo yung kanyang, ano, yung kanyang pagkukorek. So pag alam mo na, pinapalo yung loko-loko, kung matalino ka, later, mangyayari ulit yun. O, hindi mo na ulitin. Okay? 77, kayo ulit. Ready, go. Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Okay, so parang inulit lang, yung tender mercy, mercy, merciful kindness, ibig sabihin, nakikiusap na siya kasi alam niya na ang Diyos, pwede niyang gawin ang mga bagay na hindi komportable sa atin, like parusa. Okay? Kaya sinabi niya, parang nakikiusap naman siya, Lord, para mabuhay naman ako at maayos, pwede ba huwag mo man laging palo? Okay lang yun, mga anak. Amen? Pwede kayong makiusap. Ang problema pag di na kayo nakikiusap kasi tigas na ng ulo nyo. Ah, papaloin lang pala ako. So, oh, yun lang pala eh. Subukan mo makiusap. O sige po. Sandali lang, gagawin ko na. Hindi na kayo mapahamak dahil maawain din naman yung mga magulang nyo, lalo na ang Diyos. Amen? That I may live for thy law is my delight. Yun ang problema, pag hindi mo gusto yung salita ng Diyos, hindi mo masasabi ito. Hindi ka rin makikiusap, hindi ka rin takot. Kasi nga, hindi mo gusto yung sinasabi ng Diyos. Kaya dapat, gusto mo yung salita ng Diyos, and then, gagawin mo yung tamang bagay na makikiusap ka rin. Lord, mercy. Maawa ka naman. Okay? Kayo ulit, mga bata, young people, lalaki, ready, pakibasa malakas, go! So may mga ulit na ano na naman, the proud kanina sa 69, the proud that first shall lie. Ngayon naman, let the proud be ashamed. So kalaban nga natin kasi mga proud, kaya dapat hindi tayo mayabang ha. So kalaban natin yan, sinasabi niya dito, Lord, kaya ang mayabang to kasi hindi napapahiya eh. Kaya ang panalangin niya, Lord, let them be ashamed para matuto din sila. Hindi, medyo masaya rin ako, eh, napahiya sila. Tama ba yun? Matuwa tayo pag napahiya yung loko-loko. Huwag lagi. Okay, may sinasabi sa Bible, yung kalaban mo, huwag mo namang matuwa pag siya ay naranasan niya, pag matindi yung naranasan niya. Okay? Bayaan mo na lang, at least na comfort ka kasi nga, alam mo na eh, darating sa kanya yun eh. Pero minsan, yun ang panalangin natin kasi nga, para matuto rin at katulad niya si Putin, di ba? Eh, loko-loko to eh. Ayaw na nga ng mga kababayan niya sa ginagawa niya eh. Tuloy-tuloy pa rin siya. So, kaya ang panalangin natin doon, either mapilaya, magka-cancer, o mamatay na. Para hindi na madama yung iba. Amen? So, pag napahiya yan, napahiya na nga ngayon, di ba? Biloy mo, tumatakbo yung mga Russian. Eh, dati sila yung second powerful. Sa bagay, tinutulungan kasi yung ano eh. Di ba? Ukraine. Kaya, takbo sila ngayon eh. Umira. Ubus tayo ah. Sana ganyan yung mga mayabang. At ikaw rin, pag ikaw yung mayabang ko na, napansin ko mayabang ka. Napansin niyo ba yun? Pag natin, di ako tinitira ng pastor ha. Eh, nagyabang ka eh, nakita ko. Kailangan kang matuto rin. Correct. Dati, maayos ka. Ngayon, absent-absent ka na rin. Mare, ganun. Kaya, alam ko na yan. Ano bang bago dyan? Ganun yun eh. Pag hindi ka na umaten, kala mo, alam mo na lahat. Kaya sabi dyan, panalangin ng psalmist, saka tayo din sana,
Yung mga mayabang sana mapahiya naman, for they dealt perversely with me without a cause. So parang kanina nga 69, yung kanina 69 naman, sinungaling. Ngayon naman, tinitira tayo, wala naman dahilan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Walang dahilan, ginagawang ka ng masama? Pwede pero hindi. Tama yan. No? Kasi ganito yan. Lahat ng bagay may dahilan. Okay? So pero, yung ibig sabihin ng walang dahilan, wala kang apparent reason na makita. Parang wala naman dapat siyang gawin, pero ginagawa niya. May dahilan pa rin, pero hindi halata. For example, ano bang ginagawa niya pag galit kayo? Dadabog. Ayan. Ba't nagdadabog to? Wala naman dahilan. May dahilan yun. Kaso, hindi mo lang alam sa ngayon. Okay? So, pero, again, alam ko na pag-usapan natin ito dati. Lahat ng bagay may dahilan, pero parang walang dahilan kasi malayo yung dahilan. Ganun. Ay, galit ka sa mundo. Kaya na-busted ka lang pala. Ba't mo dadama yung mundo? So, parang walang dahilan, di ba? Sana nakuha niyo yun. So, ngayon, let the proud be ashamed, for they dealt perversely. Pag perverse, talagang maling-mali. Without a cause, but I will meditate in thy precepts. Nakita niyo yung paralel? Huwag mong gantihan. Huwag mong gayahin. Alamin mo lang sa Diyos, Lord, ba't may mga ganitong tao? At pag naintindihan mo na bakit may mga ganitong tao, hindi magandang dahilan yan sa kanila. Kaya ganun sila, hindi maganda yung dahilan nila. So ikaw ngayon, hayaan mo lang tulungan ka ng Diyos. So pag natutunan mo na may mga ganyan talagang tao, abayaan mo na lang. Ingatan mo yung sarili mo, pero may mga time na kailangan mong hayaan mo na yan. May pinagdadaanan lang yan na hindi mo maintindihan na problema actually nila yun, dinamay ka lang. Okay? Let those that fear thee turn to thee, and those that have known thy testimony. Maganda to, soul winning, no? So ganun niya. Pag nag-soul winning kayo, huwag kayong masyadong madi-discourage pag ayaw nila eh. Ba't ayaw nila? Maganda to ah. Yeah. Basta, ako na mag-soul winning. Kayaan mo lang sila. Yung mga hintayin mo lang na maligtas, sino yung mga maliligtas dyan? Sabi dyan, yung mga may takot din sa'yo. Either kaligtasan yan or yung mga nire-restore nating mga kapatid, di ba? Marami dito, si mamayan talagang inaano niya na. Minsan OA na nga eh. Ang trato sa parang Harry Reyna na eh. Parang kulang na lang, di ba? Kaya ngayon, nasabihan ko rin, pag ayaw, bayaan mo na. Amen? Yung hayaan mo lang lumapit sa Diyos, bumalik sa Diyos, yung may takot sa Diyos, eh baka hindi ligtas yan eh. Kaya hindi talaga walang takot sa Diyos eh. Bayaan mo na yon. And those that have known thy testimonies, mga ligtas na, at yung mga natuluan na natuto, naintindihan nila na mabuti pa lang Diyos, ang gagawin sa kanilang Diyos ay mabuti, eh hayaan natin sila yung mag-turn sa Diyos. Yung ayaw, tulungan natin some degree, pero mag-ayaw talaga yung ating pag-aksaya ng panahon. Kasi, totoo lang, mauubos yung parang kanina kahapon niya. Yung naramdaman ko, sayang oras natin dito. Alis isang oras kami. Ito yung tuyo na yung lalamunan ko eh. Kaso nga nakakaawa, matanda na, sana maligtas. So, hard case. So, nakadalawa naman ako nung ano. Sige, tiyagayin ko na to hanggang alas 10. Banda muli, ayaw talaga. Naramdaman ko yung kayabangan. At pinipake niya pa yung kayabangan. Yun ang masaklap eh. Sana hindi kayo ganun. Amen? So ganun yan ha. Eh, mga taga-jokes na yan. Alam niyo naman kung gano'n yung kaganda yung trato natin sa kanila. Kung ginusto na pa nila yung ganung sistema, eh bahala na sila dun. They deserve that. Naglokohan sila pare-pareho. Last, let my heart be sound in thy statutes. Ano yung sound? Tama, solid. Okay? Ngayon tayong preaching yan. Sound doctrine. Ano ba yan? Sound doctrine, sound mind, sound doctrine. Pag hindi solid yung pangunawa, yung tinuturo sa'yo, katulad kay tatay niya, nililito na siya eh. Basta kailangan gumawa. Basta. Sabi sa Bible, regalo. Okay, basta kailangan gumawa. So kaya sabi dito, ang panalangin niya na, personal na to, mga bata. Okay, ayun yung magaya kay tatay, nalitong-lito. Magpaka-humble ka sa Diyos. Sabi dito, yung puso mo,
Yung puso mo ang, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi lang, eh, ganun yung, ganun na ganun yung katangian ni Sinasoriano eh. Sa utak lang. Hindi nga save. Nandito lang, hindi mo mababa dito. Walang, hindi mo makausap yung puso. Doon ang ina-attack yung puso eh. Tay, parang ano ata, mayabang naman natin yung dating natin. Kasi ito yung sinabi yung salita ng Diyos, iba yung paniwala nyo. Ginaganong ko na nga eh. Wala pa rin. Naintindihan naman kita, pero actually hindi. So, kaya sabi dyan, mga bata ah, kahit mga adults, yung puso nyo, tingnan nyo, baka hindi maayos. Baka nagmamalaki na. Kaya pala hindi maturuan to, feeling niya, marunong na siya eh. Kasi, let my heart be sound in thy statutes. Hindi lang sound in geometry, kung ano man niya, magaling ka nga sa academics, sa Diyos naman, sira ka. Kaya, ano mangyayari dyan, bandang huli? Yung mga tao, imagine nyo yung mga kilala natin na magaling sa ibang bagay. Kunwari, mayaman na. Kunwari, engineer, ano man yan. Presidente, nga, tulad yan. Diba? Presidente na ako, wala kang tuturo sa akin. Ano mangyayari sa kanila, bandang huli sila? Ay, magaling sila ngayon. Hahayaan ba ng Diyos forever, ganon? Ano mangyayari sa kanila? Yung sabi dyan, mapapahiya sila. Yung ayaw na ayaw nila mangyayari sa kanila, kaya nga panay ano yan eh. Yung mga Marcos ngayon ang matindi, no? Matindi, meron sila mga commercial na ano. Talagang pinaprop up nila yung sarili nila. Kinukumpara nila yung sarili sa nakita ko lang siya. hindi naman mag-comment pag politika, hindi mag-comment dyan. Pero napansin ko lang, walang comment, bawal. Okay. Yung sabi nila, ah, nakita niya naman si Ninoy, pinatay. Si Cory, namatay. Si Loynoy, namatay sa sakit. Si ano, may sakit ngayon. Ito yun na niyo yung mga Marcos. So, di ba, masaya sila. Ang nakikita-kita ko na, ano mangyayari sa kanila naman. Mapapahiya ka rin. Kahit anong pagkukunwari mo, mapapahiya ka. Yun ang ayaw nating mangyari din sa atin. Amen? Kaya yung puso nyo, tingnan nyo. Sa aming mga pastor, nangyayari din yan. Maniwala kayo pag yumayaman na. Okay? Sikat na. Kaya dapat pababantayan mo yan sa Diyos. Totoo lang, yung puso mo na hindi ka magiging mayabang kahit ano pang accomplishment yung narating mo. So, ganun din kayo. Sino bang mga matindi na accomplishment dito? Diba? Kayo na nakakaalam yan. Iba nga, wala pa. Kala mo, meron eh. Natuto lang mag-yokelele. Kala mo. So, sana ganun po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Humble. Yung ating ano lang, yung ating ginagawa, laging according, yung kapaulit-ulit kanina, di ba? According to thy word, according to thy word. So, una, alamin muna yung sinasabi niya, gusto niya. Tapos, i-align mo yung sarili mo doon. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na mahalin po na namin yung salita na sa part 6 na kami, Lord. Tuloy-tuloy namin ito, Lord. Napaganda ng mga lesson. Kumpleto ito, Lord. Basta kinalaman sa inyong salita, ito igalangin namin. Mahalin namin, Panginoon. Nakita namin yung kabaliktaran sa iba pag wala silang takot sa inyo. Dinistigad yung salita pa, sila'y nakapahiya. At later, Panginoon, sila'y didestroy nyo rin. So, pray. Nagtiwala kami, Panginoon, tulungan niyo po, Lord, yung mga, especially mga bata pa rin, nag-umpisa pa lang sila, nagtiwala sa inyo, inaalam pa lang nila, dapat nilang gawin sa buhay, Kristiyano. So, iba naman, Panginoon, magtiwala ng lubos na, iba nag-pray, papapaptize, kung ano man yan, kausapin niyo, Lord, sila, i-deal niyo, Lord, sila, sinabi niyo kanina sa inyong salita, mabuti kayo at wala, of course, kung kayo mabuti, wala kayong di-desire na hindi mabuti para sa aming Panginoon. So, pagpalain nyo rin ang aming fellowship pa, ang pagkain pa yung mga sinasang naganda. Contribute, Panginoon, basbasan nyo pa ang kakainin sa aming kalakasan, fellowship, soul winning mamaya, Panginoon, mga practice din po, Lord, ng mga makalangit at mga salita nyo, Panginoon. Kayo po mapupurihan hanggang sa aming buong araw, Panginoon, ngayong araw, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray.